Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Si Reggie po muli. Ang Reggie Rich TV, bumabati po ng magandang panghali na kasi malapit na mag 12 o'clock. 11:45 pa lang. Mula dito sa Sault, Marie. Kamusta po kayo dyan? Kung saan man po kayo dakong paroon. Ngayon ay papunta tayo kila Sir Robert. By the way, Sunday ngayon, February 13. Weather natin ay minus 17. Feels like minus 70 din. Mabuti, hindi masyado walang hangin. Oo. Invite ako ni Sir Robert sa bahay nila. May konting gathering. Punta tayo doon sa kanila. Samahan niyo ako. Actually, hindi pa. Yung ginawa kong pag-interview kagabi. Doon sa dalawang estudyante, hinati ko gawa ng medyo mahaba pala. Ginawa kong dalawang part kasi yung isang part tungkol sa bus system na hindi ko alam. So, at least, hindi din siya kumbaga, yung isa talaga full interview ng dalawang estudyante. Kaya hinati ko na. So, anyway, tawag dito ngayon. Hindi ko pa alam kung itong episode ito. Bahala na. Basta, papabot ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng mga makuha nating mga... Ginaligaw pa ako ng... kalsada na maling kalsada yung napuntahan ko kaya Boss Robert, pasensya na medyo malilita ko but anyway, tawag dito yan, habang malapit na rin naman ako so habang papunta tayo kay Sir Robert yan, manood muna kayo ng mga lugar dito ito, ang ganda oh, ganda itong area na to ah. Ganda yung area ni Sir Robert eh. Puti. Grabe, ganda ng ano. Walang sign ng snow or mga clouds man lang. Wala. Kaya talagang gantong panahon na usually, pag Sunday tapos summer, labasan yung mga tao. Ewan ko ngayon, hindi ko alam ang mga activities sa mga tao rito pag Sunday. Ganto. Meron ako na isang nakatok na tao. Ano, nagpi-fishing daw sila madalas pag weekend. So siguro yun ang mga madalas nila dito. Kasi kaya ano eh, maganda itong lugar natin. Maraming yan. May mga bundok. Tsaka may mga lakes. Kaya siguro yun ang mga pinupunta nila pagka ano, weekend. Teka, alamin ko muna kung saan ako liligo. Check ko lang muna yung ano, mapa. So konting-konti na lang. Malapit tayo sa bahay ni Sir Robert. Ayan. Tawag to, pasensya na Sir Robert. Yan, ibang kalsada yung naligoan ko. Kala ko dun ako, hindi ko matandaan. Hindi ako gumamit kasi ng GPS. Kala ko yun yung daan. Pero okay lang, at least meron akong natuklasan na isa pong na pwedeng na nagalaan. At least may nakita ako dun. Anyway, enjoy nyo itong lugar na to. Itong mga nilalakaran ko, at least para na rin kayong gumagala dito sa Sault, Marie sa mga kababayan natin sa Pinas. Paano kaya nila ito nailagay dito? Ito. Kasi may mga leaks dito eh. So mahilig ang mga tao sa mga ganyan. Natatawa paano nila. Yun. Meron talaga siyang nakadesign na na humihila. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong magiging topic natin. So, bahala na kung anong kalabasan dito. Anyway, mag-enjoy tayo. Ayan, malapit tayo sa bahay ni Sir. Nakita ko na yung Rexel. Siguro may bisita na to. Kasi, alas 12 yung usapan. Sakto naman alas 12 dito na ako. So, hindi ako late. Tama lang. Para kita nyo, dalawa lang. Kailangan po nakapag-hallet para ma-promote kayo. Anytime po kasi pwede ma-promote yung brand nyo. Pag 100 days, tapos yung ang dami nilang wala. Yung 100 nyo, magiging kawawak lang. Okay? Kaya nga po guys, kailangan nyo. Maraming tayong invite. Ano, maraming tayong ma-interview ngayon. Pero ang ganda ng opportunity na pinakita sa amin ni Sir Robert na ngayon po mas lalo kong nasa naiintindihan yun. So, yun. Na-invita ako si yung aking parang kapatid sa Winnipeg, si Mel, tsaka si Brother Edison, nandyan din. O, si Ate Cloud, sasama ko rin dito. Yan, pero interview natin yung mga Pilipino rito.
tapos 24,000 yung mga nakita. Mamaya interview ko tong mga to eh. Sige, kumain lang kami, oh. Kumain lang kayo. Say hi muna. Hi muna kayo sa mga ano. Si Reggie, ano yan? Vlogger ng video. Nagbablog vlogan po ah. Say hi kayo, hi guys sa ano. Actually, may ano, maraming gusto sa mga na mga Pinoy sa Pilipinas na malaman kung paano kayo nakarating dito, kaya interview ko kayo meme ha. Ayan, ano, oh, ito hindi ng dali sa si Robert, oh. Grabe, dami hindi ng dali sa si Robert. Oh, pizza. Okay. Si Robert din, no? Nagbabad ko rin. Eh, nai, nasabi mo. Siya kang kundo sa mga kapatid ko sa Pilipinas. Anong lugar ba yun? Sa Malolos. Malolos, Bulacan ba yun? Oo, oh, Bulacan yan. Oh. Ayan. Sige. Sige, mauna kayo. Yung matitira sa akin. Ha? Yan, gabi wanag pala. Kaya pala, parang malamo. Madumi yung set. Pero dito po sa bago na dito, the Pet Malu. You already expected that you have a good work in any parts of the world. It's not just only Canada. You have a vision in your life. You come here to help yourself and your family a good fortune. But there's no tama, samantalayin natin itong mga Pilipino at tanong natin yung mga naging buhay nila kung paano sila nakapunta rito. Yeah, mabilisan lang ito para kasi tama, para at least makita ng mga kababayan natin kung ano, paano ang mga naging ano, kanilang journey dito sa Sault Ste. Marie. Okay. Umpisahan natin dito. Ito, kalaki. Ito yung asawa mo. Nakita, oo. Umpisahan natin. O, pakilala. Hi po, ako po si May Alivar. Nang? Ah, nang Cebu City. Cebu, tsaka si Didi, oh, alam mo ito. Siguro na, napanood niya na ito. May konting kwento lang. Ilang taon na kayo ito? Paano kayo nakarating? Ano ginawa niyo? Ano, 27 years old, tapos siya 26. Tapos, ano pa lang, December 2021 pa po kami dito. So, bago pa lang, oo. Paano naging journey niyo? Ano, student ba kayo dito? Student? Student siya. Ako yung open work permit. Okay. Tapos, ano magiging tip niyo sa kanila? Ano? Start now. So, meron ba kayong agency ginamit? Sa agency ko po. Nagtatrabaho po kasi ako sa isang agency. Okay. So, dahil din doon, nalaman ko kung paano mag-process at saka kung ano yung best pathway talaga for Canada. Okay. Since ayaw din namin mag-wait ng ilang years, nag-try na lang po kami ng student. Tapos yung pangatlo mo, oh, pa, yun ang pinaka. If you don't mind me asking, magkano yung exposure nyo? Magkano yung parang nilabas yung pera or yung parang talagang mga 300 to 400. 300 to 400. Show money, kasama na show money? Hindi pa po. Yung show money, nagpalabas kami around mga 5 million. 5 million? Yes, but it's not from us kasi it's just as pinapakita mo lang yun sa ibang tao. Pero yung nilabas yung para sa course, in yung ano, yung 500,000. Oo. I see. So from another person's account, from our family. Sponsors lang, kumbaga. Hindi naman namin kinuha yung pera nila, pinakita lang po namin. Oh, I see. Okay. Ano masasabi nyo sa punta na kayo dito. Shout out. Join the Filipino community sa Canada. Yes, especially sa ano lugar to? Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie. Oh, yeah. Okay. Thank you. Interview to. Ito. Interview ko kayo. Ito. Share naman story nyo. Share naman story nyo. Come on. Huwag kayo alis. Oh, share a story. Yeah. Kayong dalawa. Hindi ka na magsalita. Okay na. Share niyo story nyo. Kailan pa kayo dito? 2008 pa ako dito. 2008? Ako si Kati Kilang from Isabela. Okay.
7 years na rin ako dito. Pakilala, pakilala. June. June? June. Oo, now, Isabella rin. Tarlac. Tarlac naman, oo. Oh. Tapos, ano, so ikaw nagsimula, paano ka nakapunta rito? Through friend's invitation. Through friend's invitation. Tapos, from Hong Kong. From Hong Kong. So, from Hong Kong to Canada. Okay, so ilang taon yung process? Ano yung ano? Nasa 5 months lang. 5 months lang? Mm-hmm. Oh, mas mabilis pag Hong Kong. Mabilis. Oh, ano yun? Pagdating mo dito, PR ka agad? No, open work permit. Open work permit muna. For 2 years. And then after 2 years, pwede kang mag-apply for PR. Tapos kinuha mo si June. Yeah. Oh, nice. Sabay na kaming nag-PR. Oh, very nice. So, pero may nilabas kang pera? Oh, sure. Wala. Walang show money. Walang show money. Oh, mas maganda pa. Pag live-in caregiver, no show money. Oh, pag live-in caregiver daw, walang show money. Wala. So, saka pag galing sa Hong Kong, mas mabilis ba? Mas mabilis. Oh, I see. Pero na-stop na yata ngayon. Yung mga ganun. O mga student naman ang ano nila. I see. Ano pwede mo masabi sa mga ano viewers natin sa mga sa Pinays? Ano? Mag-estudyante na rin kayo para mas mabilis. Mas mabilis. Ito, huwag ka muna alis! Sige dito! Sige, nahiya pa siya. My name is Nate or Nathan from the Philippines, Negros Occidental, San Carlos City. So, ang story ko is, ang harap ko talagang mag-study dito. Gusto kong tapusin yung culinary management program at saka mag-proceed sa gusto kong career sa kusina. Okay. Kailan ka pa dito dumating? December. Usually, dumiretso ako sa relatives ko sa Quebec. Tapos, ito last December lang? Last December. Okay. Last year. So, tapos, noong January 4, pumunta na ako dito. So, dito sa Sault, Ste. Marie. Okay. So, kung gusto nyo mangarap na gusto nyo makapagpundo o pundar dito sa Canada, start now. At saka, tibayan ng loob talaga. At saka, diskarte. Pero dumating ka dito as student, di ba? As student. Share mo nga kung ano yung naging journey mo. Gaano katagal? Ilang buwan yung process or ilang taon ng process? Usually, madali lang sana. Usually, September pa ako. Tapos, matagal dumating yung visa ko. Kailan ka nag-start ng process ng mag-apply? May last year din. May. Oh, tapos, na-lodge yung account ko mga July siguro. Kaso matagal yung visa. So, na-defer ako to winter intake. So, kapag normal working days yun sa immigration siguro, embassy, siguro madali lang talaga. I see. Magkano ang naging exposure mo? Magkano yung mga naging yung mga fee. So, mga fee, tapos mga show money na kailangan ipakita. Sa yung fee, so sa program, hindi ko na binayaran yung buong tuition ko. Half lang. So, more or less 500,000. Sarado na lang. 500,000. Tapos, yung show money is 1.5. Show money. Ano yun? Show money mo? Sarili pera o ano? Ano lang. Para mga relatives. Relatives, yung nagpulang ng punta para naman maipakita. I see. Any tips para sa mga Kung gusto nyo mag-estudyante, tapos nangarap kayo sa dito sa Canada, start na kayo at saka tibay ng loob lang talaga. Ayun, coming from Nate. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Nate. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Next time, pupunta tayo. Sasabihin na rin ako.